Kumusta? Ako ay natutuwa at naparito ka. Welcome to Maestro Mo YouTube channel. Manood, makinig, at matuto. Ang asignatura natin ngayon ay mathematics para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa quarter 4, week 6. Kasanayan. Solves routine and non-routine problems involving math. Tayo muna at magbalik tanaw sa ating nakaraang aralin. Pag-aralang mabuti ang mga larawan. Ano sa palagay mo ang angkop na sukat na gagamitin sa bawat isa? Isulat sa guhit kung kilogram o gram. Halina at magpatuloy sa ating panibagong aralin. Lesson 1. Solving routine and non-routine problems involving math. Sa paglutas ng routine at non-routine problem, ay mahalagang basahin at unawain mong mabuti ang nilalaman nito. Sundin mo ang mga hakbang upang malutas mo ang suliranin. Ating basahin ang routine problem. Si Ginang Morales ay pumunta sa supermarket upang mamili ng mga kakailanganin niya sa kanyang pagluluto. Narito ang kanyang mga pinamili. 3 kilograms ng bigas. 2 kilograms ng manok, 250 grams ng patatas, 250 grams ng asin, at 500 grams ng carrot. Ilang kilograms lahat ng mga item ang binili ni Ginang Morales? Upang masagot ito, sundin natin ang mga hakbang. Una, basahin at unawain ang suliranin. Alamin kung ano ang tinatanong sa suliranin. Ang tinatanong sa suliranin ay, tama, kabuo ang kilograms ng mga item na binili ni Ginang Morales. Ang sumunod na gagawin ay, alamin ang mga mahahalagang datos.
Ang mga mahalagang datos sa ating suliranin ay 3 kilograms ng bigas, 2 kilograms ng manok, 250 grams ng asin, 250 grams ng patatas at 500 grams ng carrot. Ang sumunod na hakbang ay magplano. Alamin ang operasyon na gagamitin o mathematical operation. Hanapin ang word clue sa suliranin. Tayo ay gumamit ng lahat. Kaya, ang mathematical operation na ating gagamitin ay pagdaragdag o addition. Ngayong alam mo na ang operation na gagamitin, ang sumunod na hakbang ay isulat ang mathematical sentence. Paano ito isulat? 3 kilograms plus 2 kilograms plus 250 grams plus 250 grams plus 500 grams equals N. Ang sumunod na hakbang ay ang paglutas sa suliranin. Ang unang gagawin ay pagsamahin lahat ng item ng kilogram. Mayroon tayong 3 kilograms plus 2 kilograms. Ito ay may katumbas ng 5 kilograms. Pagsamahin naman lahat ang item ng gram. Mayroon tayong 250 grams plus 250 grams plus 500 grams na may kabuuang bilang ng 1,000 grams. Tandaan na ang 1,000 grams ay may katumbas ng 1 kilogram o ang 1 kilogram ay mayroong katumbas ng 1,000 grams. Pagsamahin natin ang 5 kilograms at 1 kilogram. Ito ay may kabuuang bilang ng 6 kilograms. Ang kabuuang kilograms ng mga item na binili ni Ginang Morales ay 6 kilograms. Narito naman kung paano maglutas ng non-routine problem. Basahin natin. Si Mang Alejandro ay may 3 kahong bigas na ipapamahagi niya sa kanyang mga kapitbahay na nawala ng trabaho dahil sa lockdown. Sa bawat kahon ay may timbang na 5 kilograms. Dinagdagan pa ito ng kanyang may bahay ng 5 kilograms. Kung ipapamahagi niya ngayon ang 10 kilograms ng bigas, ilang kilogram na lang ang matitira para sa susunod na araw. Narito ang mga hakbang. Una, basahin at unawain ang suliranin. Alamin kung ano ang tinatanong sa suliranin. Ano ang tinatanong sa suliranin? Tama, ang kilogram ng bigas na matitira sa susunod na araw. Ano ang mga datos sa suliranin? Magaling! Mayroon tayong 3 kahon ng bigas, 5 kilograms ng bigas, 5 kilograms ng bigas, at 10 kilograms ng bigas. Ang sumunod na hakbang ay magplano. Ano ang operation na gagamitin? Magaling! Ang mga operations na ating gagamitin ay multiplication, addition, at subtraction. Ngayong alam mo na kung ano-ano ang mga operations na ating gagamitin, ay isulat naman ang mathematical sentence. Ano ang mathematical sentence? Magaling! 3 times 5 plus 5 minus 10 equals N. Ang sumunod na hakbang ay ang paglutas sa suliranin.
alamin ang tamang sagot. Mayroon tayong 3 times 5 plus 5 minus 10 equals n. I-multiply ang 3 times 5. 3 times 5 equals 15. Kopyahin ang plus 5 at minus 10. Ang sumunod na hakbang ay pagsamahin ang 15 at 5. 15 plus 5 is 20. Kopyahin ang minus 10. 20 minus 10 equals 10. Ngayon, ibalikan mo ang suliranin. Ilang kilogram ng bigas ang matitira para sa susunod na araw? Ang tamang sagot ay 10 kilograms ng bigas ang matitira para sa susunod na araw. Mas lalo mo pang paghusayan ang kaalaman sa pamamagitan ng pagsagot ng mga gawaing inihanda para sa iyo. Basahin mabuti ang sitwasyon at piliin ang letra ng tamang sagot. Si Nika ay bumili ng 800 grams na dalandan. Kung magkakasinlaki ang mga dalandan, ilang grams ang bawat isa kung apat ang kanyang binili? Narito ang mga mahahalagang dapat nating tandaan. Narito ang mga dapat tandaan sa pagsagot sa suliranin. Una, basahin at unawain ang suliranin. Pangalawa, magplano. Pangatlo, paglutas ng suliranin. Pang-apat, balikan ang suliranin. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Basahin at sagutin ang bawat bilang. Isulat ang sagot sa patlang.
Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Basahin at unawaing mabuti ang suliranin. Piliin ang letra ng wastong sagot. Binabati kita sa mga ipinamalas mong husay at galing. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ang iyong mga natutuhan. Hanggang sa muli!